So yun, welcome sa Supremacy Podcast. At kasama ko ngayon si Josh On Point. Yeah. Nagsusulong din ng Men Empowerment. Yeah. Salamat sa pagyaya, pare. And sobrang dami niyo matututunan sa mga videos niya. Kung check niyo lang yung TikToks niya and YouTube also. Marami kayong matututunan sa buhay. Yeah. Hindi lang sa babae at lalaki. Hindi sa buhay-buhay. Buhay-buhay. Yeah, subscribe kayo para Josh On Point. Siyempre, subscribe din tayo kay Tropa. So, alam nyo na yan. Maraming salamat mga soy. So, itong podcast na to, kauna-una ang podcast namin ni Josh On Point na magkasama. Unang podcast ko rin to para mag-topic ng mga red pill contents. Actually, ako din pare. No? Kaya nga nung chilat ako ni Tropa, chilat mo ako na ano, na mag-podcast tayo. G talaga ako. Kaya last week lang tayo nag-set, di ba? Oo. Last week lang. Tapos G na agad kasi interested ako sa mga ganito. Gusto ko rin ma-experience. And syempre sa mga pina-follow ko din ng mga Red Pill content creator. Madalas na nila itong ginagawa. So, and kaya yun. Sabi ko, sige tara, gawa tayo. So, para mapalaganap natin itong mindset na ito at wala ng mga support. Kaya nasabihin na, YouTube na eh. Oh. And ito yung kadalasan na tinatanong sa akin sa TikTok. Eh. Mm-hmm. At ganun din sa YouTube. So titignan naman natin yung point of view ni Josh about this. So para sa'yo pare, ano yung red pill at blue pill? Para malinawan yung mga soy natin. Yun. Para sa akin yung ano, red pill and blue pill kasi pare. No? Simula nung napanood ko yung Matrix, no? Kasi doon actually doon yata talaga siya nakuha, no? Oh, yung red pill and blue. Kung napanood yung ano Matrix pare, no? Short description is yung red pill talaga is pagbubukas ng isip mo sa totoong nangyayari, sa mga galaw-galaw na nangyayari sa mundo, di ba? And blue pill is kung ano yung nalaman mo simula nung pagkabata ka, pinanganak ka, hanggang paglaki mo, iyan pa rin yung mindset mo, di ba? So, para sa akin yung red pill talaga is ano eh in dating, no? Ano talaga 'yan? Woman nature, di ba? Kung ano yung pinaka kung paano gumalaw yung babae talaga in dating, no? Yan talaga 'yan. Tapos hypergamy, no? Na dapat talagang malaman ng mga kalalakihan 'yan kasi pag na-experience niyo yung pag nalaman niyo yung hypergamy, no? Pag nalaman mo yung meaning nun, eh bilang lalaki, hindi ka magsi-stay sa kung ano ka eh, di ba? Kung gusto mong kung alam mo yung hypergamy na yun, no? Pipilitin mo mag-level up. Oo, pipilitin mo talaga mag-level up kasi sa totoo lang, pag hindi mo nalaman yung red pill mindset talaga, no? Bilang lalaki, feeling ko diyan na papasok yung depression eh. Di ba? Diyan na papasok yung parang feeling mo walang magmamahal sa iyo kasi pag blue pill ka talaga pare, ang mindset ng blue pill kasi parang ano yan eh, para sa akin na yung blue pill is you think everything is gonna be parang ang mindset ng blue pill is parang lahat ng mangyayari, lahat ng gusto ko eh mangyayari. Yan ang blue pill. Eh. Na wala kang obstacle na makakaharap. Pero ang totoo, sa buhay pare, there's no easy way, there's no shortcut. Yun ang red pill eh. Alam natin yan. So, as a red pill, doon mo malalaman, doon mo, dahil alam mong may mga obstacle, alam mong may mga, ano, may mga balakid sa buhay mo. Red pill is, kailangan mo maging ready. Di ba? Kasama na dyan yung sa relationship, di ba? Alam mo na may mga babae na magmamanipulate sa'yo, may magluloko sa'yo. So, as a red pill, alam mo, naingalaw na yung babae, di ba? Yun. So, mauhuli mo na rin pati yung kiliti nila? No, yun. Malalaman mo yung kiliti, yung yun, mga galaw nila talaga. Yung reason kung bakit nagtotopak. Oo. Oh. kung mahilig ang manood ng mga red pill contents, malilinawan ka na kung bakit ganun yung actions ng mga babae na lalaki. So, hindi mo na siya sasabayan, hindi katulad ng dati na
kapag nagalit sila, 'di ba? Kasabay na lang. Oh, pag yan yung hindi yan yung ano eh, hindi alam ng ibang kababaihan, no. Na dapat nga ang standards nila no pag sa lalaki, no. Hindi lang 6 feet, hindi lang mayaman. Dapat alam nila dapat na red pill yung lalaki kasi pag red pill yung lalaki, no, magiging smooth yung relationship nila eh. Tama. No, para ang ano eh, para ang sa babae pagka red pill na lalaki yung inano mo. Baga chill ka na lang eh na babae, di ba? Kasi pag blue pill yung pinili mong partner talaga sa so kung may mababa, kung may mga babae man na sweet 'yon. Ha? Sweet 'yon. Sobrang sweet nun, no? Sobrang sweet nun, the point na wala siya pakialam sa goals niya, ikaw lang. Yun lang. No? So ito yung mga klase ng kalalakihan na sasabihin niya na pag sinabi mo na, "Babe, gutom na ako eh. Wala ba tayong pagkain?" Matik 'yon. Sasabihin niyon, dahil sweet siya, dahil ikaw ang ano niya, sabihin niya, "Ako na lang kainin mo." 'Di ba? Mga ganun. Although may flirting, pero wala siyang may offer sa'yo. Kumbaga, feelings niya lang. Kasi that's how Bluefield moves eh. No? They prioritize ano eh, feelings over what's really needed. No? So, kaya yung mga ganyan. Saka madagdag ko lang, isa sa mga napapansin ko sa pag-uugali ng Bluefield. Ako, based on the experience na rin to before, medyo mahina yung pag-control mo sa emotion eh. Yan. Exactly. Kaya sinasabi ni Soy na mas suggest niya sa red pill na lalaki kasi mas may control sa emosyon yun. Kapag nagtupak ka, kasi babae, normal na yan eh. Kahit sinong babae, alam ko talagang nangyayari talaga yan eh. Dahil sa hormones na rin nila. Oh, tsaka ano, babae talaga, by design talaga, is they're emotional, they're more emotional than emotional based creature. Oh, talaga. Oh. So, eh, beta yung naging jowa mo, di nagtupak ka ngayon. Hindi siya logical, hindi siya rational. Mas pinaprioritize niya yung feelings niya. So, emotion din. Pagka nag-away kayong dalawa, imbis na may magsosolve ng issue, na which is yung lalaki, Awayin din ngayon. So, walang nangyari, di ba? Hindi nag-move on yung problema. So, saka madagdag ko pa, ha? Ang blue pill. Sige, pahabayan natin to red pill and blue pill para malinaw lahat ng mga soy natin, mga tropa, na kung ano yung pinagkaiba ng red pill guy sa blue pill guy. Kasi ang dami ko nababasa na women, ito yung mga women na woke na kapag nakikita nila na, red flag yan. Kasi misogynist, ano pa ba, marami, di ba? Dami, lahat ng isim, lahat ng ist, tawag na sa'yo, putik. All in. Oh. Ngayon, gusto lang namin linawin sa inyo ni Joshua Point, ni Soy, na sa totoo lang, mas safe kayo kung sa red pill kayo mapupunta. Dahil bukod sa may strive sa pangarap yun, may gustong abutin yun, sumutunayan yun. Alam niya na kung paano mag-handle ng tama ng babae. Oo, totoo lang. Hindi patol lang patol sa away, hindi siya ganun. Hindi siya ganun talaga. Ang pinaka-the best ng nagagawin nun kapag nagtupak ka bilang babae is mag-walk away lang yun. Oh, exactly. Papakitain niya yun. Hindi kanya papatulan kasi doesn't make any sense. Hindi siya mananalo sa'yo. Matik yun. Pero ang downside doon syempre dahil nandun yung mga benefits, di ba? Nandun yung benefits as a babae dahil nga pinili mo yung red pill, nandun yung logical siya, so may mag-iisip ng mga, kung may problema kayo, siya bahala mag-iisip niyan, di ba? Pag tawag dito, pag may financial, emotional, siyang magbo-burden yan, no, as a red pill. Problem solver. Pero syempre, yun ang benefits mo. Meron din tayong downside dyan. Once na dinisrespect mo ang red pill, dahil isa sa mga characteristic ng red pill, pare, is syempre, alam ng mga red pill na yung self-value nila, self-respect, di ba? May respeto sila sa sarili nila, alam din nila yung value nila. Kaya, once na dinisrespect mo ang isang red pill na lalaki, No-brainer yun. Yun lang yung downside nun. Hindi mo siya mapaglalaroan. Hindi mo siya mauuto. Hindi mo siya mauuto. Once na makita niyang sobra-sobra ka nang mag-disrespect, hindi niya na nakikita yung worth niya sa'yo, sa paningin mo. Eh, hindi magdadalawang isip yan. Pipiliin yung sarili niya. Oo, matik yun. Kaya, syempre, ang gusto rin talaga ng mga red pill, ako, dahil, syempre, nag-take din ako ng red pill, and malaking tulong sa akin yung red pill na yun. Gusto ko talaga sa babae, yung ano talaga pre, yung submissive, di ba? Yeah. Yan. Pagka ano ka rin, kumbaga parang war freak ka rin na babae, ay wala akong tiyaga sa'yo boy, di ba? Kasi, alam mo yun, kumbaga,
as a red pill, kung may problema tayo, ayusin natin, di ba? Correct. Pag-usapan. Ito solution ko. Ayan, ito. Bigay kita solution. Let's work things out. Now, pagka nandyan na yung solution, bilang babae, magulo ka pa rin. I mean, di ba? Magulo ka pa rin. Ayaw mong sumunod dun sa rules and sa mga solution na binigay ko at sa mga pinag-usapan natin at nag back to zero pa rin tayo sa ugali mo na war freak, di ba? Wala na tayo doon, at least, di ba? Wala nang choice. So, basta ganun yung red pill. Pagka binigyan ka ng solution at walang nangyari, ayaw mong makipag-cooperate, di magdadalawang isip talaga yan. Aalis yun. Aalis talaga yan. Kasi galing na siya sa heartbreaks. Usually, lahat ng mga red pill lalaki o nag-iisip ng logical ngayon. Inborn naman talaga mga lalaki mag-isip ng logical. It is just that, talagang binrainwash ng TV, social media, para hindi mabuksan yung logical thinking na yun. Yeah, and sa exactly. gayon, mag-enjoy yung mga lalaki sa, alam mo na, sa mga trabaho na ganun. Di na sila mag-strive pa sa iba pang trabaho na mas mataas, di ba? Kasi yan, okay na sila doon. So, tuwan-tuwa yung mga kumpanya ngayon. Kasi hindi na sila nag-iisip ng logical. Doon lang sila. Pepera ngayon yung mga big companies. So, yun yung nakikita kong reason why kung bakit nila binibrainwash ng gano'n. Pangalawa na rin, yung sa mga darating na gera, para mas marami yung weak men, mas madaling sakupin yung bansa. Exactly. Yan yung ano. Kaya, kung mapapansin ninyo guys, kung mapapansin ninyo, no, pare. Pag ito, fakto na may mga influencer na rin na nag-expose na ito, no, lalo na sa Red Pill, kasi sila yung mga nagre-research dyan. Eh. Napansin nila, na sa Western, ang pinapalabas is puro mga chicks, sumasayaw, puro dance, ganyan-ganyan, puro mga woke. Dito rin sa atin, nagiging gano'n na rin, di ba? Mga dance, mga sexy girls, mga ganyan-ganyan-ganyan. Yung as in short, is parang hindi nakakatulong para sa lalaki, di ba? Yung masculinity mindset. Pero, ang sabi ng mga nagre-research dyan, sa China, no, iba yung pinapalabas nila dun. Ibang-iba daw sa atin and sa Western country. Yung mga TikTok daw, mga content daw na pinupush sa mga pinapanood doon is although hindi naman ako agree sa ano sa hindi naman ako agree sa lahat ng ano ng China, which is alam niyo na yun, no? Pero doon na lang sa mindset na sa masculinity, sa yun ang pinapakita nila, no? Yun ang pinapakita nila. So meaning to, ngayon ko lang din narinig to. So meaning, dun sa China, hindi nila ginagawa yung katulad ng ginagawa sa Western na hindi. Nagpapalabas ng kalambutan. Hindi. Pure masculinity talaga. Pero, di ba, sino bang may gawa ng TikTok? China. Kanila yon. So, parang ang nangyari daw ngayon, kaya ang gusto ng US is i-ban yung TikTok. Kasi, ang nangyari, ang nakikita ng ibang group sa Western is ginagamit yung social media platform na to para palambutin yung mga ibang bansa. Ang galing, no? Nagiging malalim na tayo, pero di ba nagpumapasok doon yung sinasabi mo na ano eh, na yung mga big corporation is plano talaga nilang palambutin yung mga ano para okay. Yun yung ano doon pinaka parang maitim na plano, kumbaga. Na hindi natin nakikita, no? Pero, dagdag kaalaman yun, ha? Ngayon ko lang din nalaman yun, ha? Kung ganun ginagawa nila, may malaking plot pala na nangyayari talaga. Kaya nga. Kaya, kabilang bansa. Hindi mo rin masisi kung bakit. Eh ngayon, trending si, ano, di ba? Si Andrew Tate, sa mga sinasabi niya na corporations are doing their best to emasculate men, di ba? So, dahil napagdidikit-dikit ng mga tao, ng mga kalalakihan yung mga nangyayari, like yung sinabi ko, tapos yung sinasabi ni Tate, so, it makes sense, naisip niya parang, oo nga, no? Di ba? Parang, tapos ngayon, wala na tayong mga masculine role model masyado. Wala. Diba? Meron na tayo ngayon, babaeng leading, nagli-lead role. 55 kilogram to 60 kilogram na sexy. Google pay niyo 100 kilogram na lalaki macho. Di ba? Although lang masama doon, there should be a balance nga, di ba? May lalaki. Pero ang nangyari kasi is, nawawala na as in yung mga masculine model. Like, kung mapapansin yung pare, sa 90s, no, mga movies dati like Rambo. Di ba? Mga
mga super masculine na parang pag napanood mo as bata, parang ah, gusto ko mag-save ng isang country, di ba? Ganun ginawa ni Rambo, di ba? Sila, totoo. Sila ano, sila Bruce Lee, yung mga yan, si Bruce Lee isa yun sa mga inspiration ko talaga na ano, kaya kumasok ko sa martial arts. Eh. Ang dami sobrang role model. Oh, what I'm trying to say kanina is hindi na balance. Eh. Oh. Parang role model na lang lagi is puro babae. Yan. There's nothing wrong with that. Oh, walang mali doon. Ilinawin ko lang, walang problema doon. O walang din magkaroon ng role model na babae. But the thing is, hindi na pantay. Hindi wala na. Nang lalaking role model masyado. Oh. Ang nakita ko na lang huli si Coco Martin na hindi naubusan ng bala. Eh. Yung Glock niya naka 40 bullets yata. Tapos ganun pa yun, no? Tapos padila nun lagi pa rin. Ganun, no? So, wala na eh. Ako sino lang yung huling role model ko nakita. Oh, na, diba, medyo masculine content. Sino pa ba? Isipin mo pare. Try natin mag-isip sino ba yung pinaka-latest na oh, sa Pilipinas. Parang hirap na mag- Hirap, no? Oo. Diba? Nagkaroon na itong napanood ko yung Tagalog movie nila. Yung parang... Kaya nga, pre, tignan mo to pare. Isipin mo yung latest na video, ay, latest na movie na sobrang... laki ng impact sa ano sa mga Pinoy sa mga lalo na sa kalalakihan yung Asyong Salonga. Oo, pre. Di ba? Oh. Ina, di ba? Angas nun boy, di ba? Isa 'yun sa mga siguro 'yun yung pinaka naalala ko na movie na sabi ko puta, angas siguro ng di ba? Tama ba ako Asyong Salonga ba? Yung si ano, ano si Estrada. Kingpin, oh, pare. Laking pin yata title. Oh, na parang di ba? Yung mga ganung movie na parang as a lalaki ka, although syempre may gabay na masama yung ginagawa, pero makikita mo yung dedication niya sa family niya, di ba? Kahit gusto niya i-protect yung family niya, gusto niya mag-provide, kaya gumawa siya ng no choice eh, di ba? Syempre nasa underground, nasa mahirap siya ng pamilya, so gusto niya mag-provide, gusto niya i-protect yung family niya, yung friends niya, yung mga ganong klaseng role model, di ba? Parang protect, di ba? Ganon yung mga ano eh, yung masculine energy is to protect, di ba? Point ni Josh, kumbaga parang tignan mo yung mga good traits meron doon. Kung kumukunin lahat. Oo, hindi naman pag pagkat nagsabi ng role model na lalaki, eh maging masama ka na rin. Kunin mo na rin yung ginagawa ni Asyong. No. What he's trying to say is, kunin mo yung mga good traits na ginagawa niya. May protect siya eh. Provisioning, di ba? Then provide. Meron siyang mga ganong skills. Oo. And nakakas yung leadership as well. Oo, yung leadership. Pero syempre yun nga, di ba? Siyempre, alam naman natin yung buhay ni Asyong sa loong. Pero... what I'm trying to say is, yun nga, yun yung mga traits niya na... Mga good traits niya sa masculine na... Hindi na natin makita ngayon eh. Di ba? Wala na. Ang uso ngayon, yung pagsisimp eh. Pagsisimp sa babae, like, maghahabol sa babae, gagawin lahat para sa babae, kahit pinagloloko na siya. Di ba? Ay, mahalin mo lang na mahalin. Oh, kasi magsawa ka. Oh, pag namagod ka. Ganun daw yung sinasabi nila ng tips ngayon. Oh, so, ganun yung sumisikat ng mga movies ngayon eh. Di ba? Parang... Saka Viva Max. Yan. G tayo sa Viva Max. O, pwede tayong kuning ano dyan. Shout out to Viva Max. Actor dyan sa Viva. Yan, mga ganyang ano, klaseng... So, going back, this is dun sa first topic about sa Blue Pill. Mabalik tayo dun sa topic na sinabi ni Josh kanina na. Hindi, ito na lang pala tanong ko. Kung halimbawa, lumaki na yung anak mo, nagkaroon ka ng anak na babae, lumaki na siya, 20 years old. Saan mo siya gusto mapunta, alimbawa? Kasi tinatanong sa ato kadalasan, paano pagka napunta yung anak mo sa ganito, sa ganyan, sa ganyan lalaki? Kasi nga tinitreat nila as toxic masculine, yung reality na lalaki, yung rational mag-isip. So ikaw, kung tatanungin ka sa anak mo, anong tingin mo para sa kanil mas the best? Easy answer, pare. Red pill. Sabihin ko sa kanya, sabi, kunyari, nagkaroon ako ng anak, no? Anak, kunyari, ganyan. Huwag lang basta mayaman, pogi, 6 feet. Okay, although, sige, maganda mga traits yan. Maganda yung magiging anak nyo dyan, matangkad, ganyan. Well taken care of kung mayaman. Pero lagi mo nyo rin i-consider is yung mindset ng lalaki, di ba? Kasi, ito, pag-usapan natin, di ba? So, pag blue pill yung pinili mo, no? He prioritizes his feelings over thinking of over logical. So, 'di ba? Pag masyadong emotional yung lalaki, 'di ba? Hindi yan ang pag-handle ng emotion ng lalaki. Hindi yan katulad ng babae na iiyak lang. 'Di ba? Hindi yan katulad ng babae na punta sa kwarto, iiyak, kain ng ice cream. Hindi. May mga lalaki na iiyak din, pero most of the time,
emotions of men turns into aggression, di ba? So what will ano mangyari doon? Yan na yung nangyayari ngayon na kaya may mga babae na nasasaktan physicalan ng mga lalaki kasi that's what yan yung pinili ninyo eh, blue field na lalaki. So ganito yan, pare. Lagi nilang nakikita ko sa TikTok. Ito nauuso to sa TikTok ng mga babae, lagi nilang sinasabi sa mga type nila kasi sila madalas mag-post ng mga type nila, mga standards nila, di ba, sa TikTok. Lagi nilang pino-post is a man that get in touch with his feelings, di ba? Lagi lang sila sabi yan. So yung yun nga, get in, na mahilig daw na umano sa feelings nila, yun ang gusto nilang lalaki, no? Get in touch with his feelings, yun ang lagi nilang sinasabi. Maganda siyang pakinggan, di ba? Pero maganda siyang pakinggan, di ba? Yung mga get touch with the feelings, so magiging sensitive to sa akin, ganyan, ganyan. Ang hindi nyo alam, girls, iba mag-handle ng feelings ang lalaking emotional. Okay? Ibang-iba. Kasi, naku, best example niyan is rest in peace sa papa ko, no? Pero, papa ko, nirespect ko yung papa ko kasi sundalo yun. So, malaki respect ko dun, no? Pero, nakita ko sa kanya yung pagiging emotional na although passionate siya, no, passionate yung airpot ko, pare, pero emotional siya, no, to the point siya ng emotion, pre. Dahil siyempre dahil nawarashak din ganun, no, nawarashak din siya. So ang paghandle niya ng emotion, pare, nakita ko nung pagkabata ko eh. So yun, man, nagkaawis siya ng airmat ko talagang to the point na nagiging pisikala na sila. So no, yung ganun, kaya real talk yan. Tanungin ninyo yung mga kung may mga tropa man kayo na ano, wala naman sana, no, wag naman sana, pero kung may mga tropa kayong babae na sabihin niyo na ano, siyasaktan ng mga boyfriend, di ba? Tanungin ninyo yung ugali ng boyfriend nila nung nakilala nila yan. Di ba? Sabi nila, ay sweet yan eh, sobrang malambing yan. Ayan, tignan mo. Sobrang malambing yan, lagi ako may flowers diyan. Pero nung naging sila na, nung nakita niya na yung totoong ugali, nung nagagalit na, nung natitrigger niya na yung emotions, doon na lalabas yun eh. Oo, pre. Di ba? Kaya yung, kaya, hindi kasi alam ng mga girls yun eh, yung mga ganyan eh. So, once na makita niyo yung mga ganyan, sobrang malambing, sobrang emotional na lalaki, hindi yan green flag. Red flag na red flag yan. Diba? Red flag na red flag yan. So, ito nga yung nakakatawa, Josh. Mm. Ang akala nila, wait, ano ko lang muna, plug ko lang muna. Josh on point t-shirt, guys. Game lang kayo ka Josh on point. Yan. Shopee yan. Mayroon yung sa Shopee. Meron din sa Shopee. Mm. Yan. Sobrang angas ng t-shirt to, pare. Yan. Ganda rin ng tela. Sobrang solid. Solid. And sulit talaga. Mm. So going back, ang akala nila na green flag na lalaki, pare, is yung nagbibigay ng emotional attachment, ganitong gift, ganyan gift. Hindi yun talaga ang tunay na green flag. Yeah. Ang tunay na green flag is yung lalaking may mental capacity na sobrang tibay. Mm. Talagang exactly. Mag-handle ng mga problema. And also, ang green flag dapat, ha, is a problem solver guy. Mm. Yung lahat ng problema mo, nare-resolvehan niya. Smooth. Yung mga green flag. Mm. Yung flowers, ganun. Sa una lang talaga yun. Tsaka, in the long run, hindi nyo talaga gugustuhin yan. Cute yan, no? Kasi yan yung nakikita nyo sa Wattpad eh. Yan yung nakikita nyo sa mga movies eh. Na parang, ay, ang cute ng emotional na lalaki. Pag may problema ako, dinadamayan niya ako. Like, iiyak din siya. Cute yan. Cute yan talaga sa una. Cute yan. Pagka siguro, 2 months yan, sabihin cute. Cute yan. Pero, pag magkasama na kayo sa bahay niya, pag matagal-tagal na kayo, naku, mahirap na yun. Ano ba ako nagkaroon ng sakuna, wag naman sana. Pero nangyayari yan taon-taon sa Pilipinas, alam niya naman. Mm. Pinasok kayo ng baha. Diba? Sobrang hina ng emotional capacity niya. Mm. Mag-iiyak na lang siya. Nala, paano na to? Tsaka, buti sana kung mag-iiyak lang. E paano pag sisigaw-sigaw? Bakit kasi... Oo, pero maraming ganyang lalaki. Imbis na, nag-iisip, naku, pag yung mga ganun talaga, nakayari talaga kayo dyan, girls. Kaya, sa mga, kung may mga lalaki man dyan na may mga friends na girls, papanood nyo to sa kanila na sabihin nyo, sa una lang, cute lang yan sa una, pero... Kapag ka may mga dagok na malaking problema, dun nyo matetest yung
yung capacity ng lalaki niya, ng guy niya talaga. Lalo ng mga financial problem. Naku! Yan. Alam mo gagawin ng mga ganyan? Yung mga gagawin ng mga emotional na yan? Magiinom na lang yan. Magiinom, tapos kakalimutan nila yung issue. Tapos kinabukasan, walang solution. Di ba? Iiwan ka pa niyan. Di ba? So, saka, ito, ano lang naman to, yung mga sinasabi natin dito is para rin naman na sa mga girls to, di ba? We mean no harm, we mean no insult to the girls out there. Ang goal namin talaga dito is magkaroon ng harmony sa between men and women, di ba? Relationship talaga, di ba? Ang namimiss, Josh, madagdag ba lang, namimisinterpret kasi ng kababayan madalas kapag nagbibigay na kami ng tamang standards, kung ano yung point of view ng lalaki sa babae, kung ano yung gusto ng lalaki sa babae, tinitake kasi nila yun as shaming dun sa ibang side ng mga babae. Hindi. Sinasabi lang namin sa inyo kung ano yung mga gusto namin sa babae ng majority ng lalaki. Which is yung hindi nga mataas ang body count. Yun nga talaga yung majority ng lalaki ganun eh. Kung sasabihin nyo sa amin, well, may tumatanggap naman na iba, well, meron naman talaga. Pero, I assure you, yung tumatanggap ng high body count na yan, no? Ito kasi isipin nyo, girls, no? Ang lalaking tumatanggap ng high body count, no? Sa madaling salita, yan yung mga lalaking walang choice. Okay? Kung ang lalaki kang walang choice, meaning, you're not high value in mindset, hindi ka ba high value sa buhay, no? Hindi naman ibig sabihin ng wala ang choice, no? So ibig sabihin pag wala ang choice na lalaki, di ba, ibig sabihin mababa yung self-esteem mo, di ba, mababa yung confidence mo dahil wala ang choice sa babae. Ibig sabihin yung financial capability mo mababa din, for sure. So pag tinanggap ka niyan, no, yun yung tatlong bagay na pwede mong ma-experience doon sa lalaki. Although, sige, sabihin niya, tinanggap ka niya, mahal ka niya, no? Yun lang, makukuha mo. Mahal ka lang niya, no? Pero, in terms of protection, mag-provide sa'yo, doon ka sa lalaki, yun yung lalaking, gusto ng low body count. Kasi nga, may choice sila eh. Di ba? May choice akong pumili ng low body count. So, magsistick ako doon. So, for example, in my case, no, gusto ko ng low body count. Dahil may choice ako, kaya kong kumuha ng may low body count. No? May pera ako. May gusto, di ba? So, dahil may choice ako, ba't ako pipili ng ganun? Di ba? Diba? So, parang, yun. Di ba? So, yung mga lalaking tumatanggap ng ganyan, in short, walang mga choice sa mga yun. Walang other options. Wala na akong pake kung masagasaan yung feelings. Kasi yung factual, wala namang pakialam sa feelings yan. Sa feelings. Real talk. Kwento mo nga muna yun, pare. Kwento mo muna yun. Na sa TikTok. Ano yun? Na-ban ba yung account mo dun sa ano? Oo. Pero na-appeal ko eh. Nabalik ko yung isang account ko ngayon. Sa dalawa yung account ko. Lagi na-re-restrict. Palibat-ibat ako. Ang dami nung... Ilan na yung followers mo dun sa luma mo? 30,000 na yun. Pero ang bilis nga ngayon. Yung bago mo, 11,000, di ba? Oo. So, di ba yun yung tinakal mo na? Ang dahing. Immortal. Grabe, no? Kada ma-restrict ako, maband ako, hahanapin ulit ako ng mga soy ko, tapos todo palo ko sa bago, tapos may pupotok na naman. Buti may solid ka na fanbase. So, yun ang importante naman. Oo, yan ang pinapalakas ko ngayon yung tribes, eh. Pinapalakas ko yung mga lalaki na... Grabe. Alam mo, yung mga ilan nila nag-email sa akin lalaki, ang haba talaga ng email nila, tapos sinasabi nila na sobrang natulungan sila, napalakas yung loob nila. Alam mo, nabalik ko yung sarili ko. Nakapagtrabaho na ako dahil sa mga videos mo. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga, bro. Sobrang heartwarming talaga. Lalo na, ako din naman nakaka-receive ako. Nakikita ako sa comment section. Oo, sa actually, sa Instagram ko sila pinapamessage. Nakikita ako doon na madami ka natutulungan. So, actually, yun naman talaga yung reason bakit ako nag-start ako sa ganito na mga content. Yung mga ganito, red pills, how to help me to get relationship. Kasi, syempre, dumaan din ako sa ganyan na parang wala akong matulungan. As a man, wala ka talagang Kumbaga, yung mga tropa mo, kasi edad mo rin naman. So, wala silang idea sa... Wala rin experience. Or, hindi nila alam paano i-explain sa'yo kung paano gagawin mo. Diba? So, dahil sa YouTube, syempre, doon ka matutulungan ng mga malalakas na yung mindset. Diba? Sabi ko,
Ngayon na, gusto ko maging ganito, yung nakakatulong ako, tapos hindi mahirap hanapin, na parang nandiyan lang, isang click mo lang. So, yun yung reason talaga bakit ako nag-start sa ganito. Sarap eh, sarap sabihin ng makatulong ka na, di ba? Iba, hindi matutumbasan ng pera. May iba lang, madagdag ko lang. Kasi marami mga nagtatag na ganitong mindset yan, kay Boogie yan, kay ganitong mindset. Kung sino-sino pa mga sikat. Well, linawin ko na lang din. Kasi, sinerch namin to noon pang taon, ilang taon na nakakalipas at inaral namin isa-isa. Eh kung ninakita na kayo mga ganoon, alam nyo na rin yung mga mindset na ganoon, then that's good for you. Mm-hmm. Ito, hayaan nyo na lang kami na ipaliwanag sa Tagalog para sa mga hindi nakaintindi na English. Kasi maraming Pilipino hindi nakaintindi na English. Tsaka yung ano, yung reach eh. Yung reach kasi kung, di ba, kung kami yung na-reach nyo eh, di ba yun? So, no problema. Tsaka, so to lang, isa lang naman din ang ano yan, iisa lang din naman yung pinanggalingan yan. Nag-iiba-iba lang yung perspective based sa application. Di ba? So, kunyari, sa akin, di ba, na-apply ko sa, iba naman yung experience ko sa buhay mo eh, di ba? Kunyari, iba yung application mo, iba rin yung application ko. So, may iba-iba tayo. So, it's up to you guys na lang kung ano yung mag-work sa inyo, kung nakaka-relate ba kayo sa story ko, sa story ni Soy, na, so, ito, nakarelate ako dito. So, ito yung apply ko. So, nasa sa inyo naman yan. Pero, the one goal that, na gusto namin, yung isang goal is, makatulong sa mga lost na lalaki. Lalaki diba? At babae na rin kasi yung mga babae, nasasabihan namin kung ano yung gusto talaga. Yung gusto ng mga kalalakihan. Hmm. And mga lalaki naman, napapalakas namin yung loob and nababalik sa masculine frame. Yun ang goal eh. Yun ang goal. Tama yung sinabi ng Josh kanina, ang pinaka-goal talaga ng Red Pill is maayos yung mga bagay-bagay, pati relationship dynamics. Actually, malaki talaga ang Red Pill eh. Pero I'm just currently focusing on relationship dynamics sa ngayon and men empowerment. Pero kung titignan mo talaga ang Red Pill, sobrang lawak niya eh. Meron ding psycho, meron ding political, puro reality ng mundo lahat eh. Yung actually yung Red Pill kung ano kung titignan mo nga. Oh, totoo 'yun. Malawak talaga siya. Hindi lang siya pang relationship, sa lahat siya ng bagay, businesses. Malawak 'yun, pero syempre, 'yun nga. Pareho tayo eh. Nagfo-focus lang din ako sa relationship which is kasi 'yun yung mas commonly needed eh, tama, 'di ba? Tama. Commonly needed ngayon 'yun kasi totoo lang, 'di ba? Kung lalaki ka, kay ano eh, parang requirement sa'yo yung paano ka matutong kumausap sa babae, paano mag-handle ng relationship. Requirements yun, di ba? So, then yung... I would say, oh yeah, I agree, requirements somehow. Kasi nga naman, ang pinaka-point dyan, kailan mo sisimulan? Kapag naabot mo na lahat ng pangarap mo, may million ka na, may 100 million ka na, yung limpak-limpak na sa laki mo, dun ka pala mag-i-start mag-aral. Sinasabi ko sa iyo ngayon pa lang, Soy, baka malagas ka. Kasi kung doon ka pala mag-aaral, tas limpak-limpak na pera mo, hindi mo alam yung mga galawan, magagancho ka talaga. Napakaraming tusong tao. Hindi lang babae, tusong tao sa paligid. Oo, totoo yan. Ayun nga. Kasi iba na yung mundo mo pagka, kunyari, naabot mo man yung yaman na ganun. Iba na yung mga kasama mo doon, 'di ba? Kung hindi ka pa lang nag-start sa basic or sa una pa lang, no? While you're doing your hustle. Iba yung mundo ron, mabubulag ka doon, pre. Kaya nga makikita niyo mga celebrity ngayon diyan na mga bata pa lang sumikat na. Ano nangyari sa kanila nung tumagal sila sa industry nang hindi nila nalalaman yung mga ganito? Na-depressed din, di ba? Depressed. Nasira yung buhay, di ba? So, ngayon, nabanggit, maraming artist ng naiba ng landas. Hindi nahawakan yung finances na maayos. Ito, maraming nag-disagree sa akin dito sa isang topic ko na to, about sa finances, nabanggit na rin. Ha? Kasi ang sinabi ko sa video, it's okay lang kung mag-disagree ka sa akin, that's fine. Ito kasi yung point of view ko doon. Sinabi ko sa video, may nag-comment sa akin, sabi niya, sabi ng babae, dapat ng sahod ng mga lalaki, katulad ng mister ko, 95% ng salary niya, binibigay niya sa akin, sabi ng babae nag-comment. So ngayon, ako naman, nag-disagree ako, sabi ko, hindi ako makarelate, kasi sa akin, ako naghahawak ng finances ko eh. Halos-halos ka naman yan eh, pero binibigay ko yung kailangan niya, yung mga kailangan niya talaga. And most of the time, ako nagbabayad lahat ng bills, lahat ng mga kailangan. Kasi ang point ko,
kapag hindi mo kayang hawakan yung finances mo o yung ayusin yung sarili mong finances, paano mo maayos yung relasyon nyo na maayos? Ganun yung naging point of view ko na marami mm-hmm. nag-disagree. Kawawa daw magiging mapapangasawa ko. Hindi niya alam, problem solver nga ako eh. I 100% agree, pare. No? Thank you. Ganyan din ako sa relationship ko, no? Hindi, yung pera ko, akin lang, no? Yung pera niya, kanya lang din. Then yung mga bayarin namin, meron kaming joint account, doon kukuha ng mga bayarin, no? Pero, oo. So, hindi ko rin gets yun eh, na bakit lalaki ka, no? Nasa babae yung, may mga, bahala na. May mga tropa ako, all out na to. May mga tropa ako na ganyan, na yung ATM nila mismo, pare, nasa misis nila. And then, pagka kunyari, lumalabas kami, di ba? Like, lumalabas kami. Tapos na short siya. Hindi kayo magsho-shoulder ngayon? Kami magsho-shoulder. Di ba? Kasi, ano siya eh, parang burden siya eh. Tsaka pare, hindi ko siya mag-gets eh. Bakit ganun? Kasi, hindi ba magiging, ewan ko pare, medyo ano siya eh. Na, ako na lang sasagot, oh. Parang hindi ka nahirapan. Mm. Para sa akin, kasi iniisip ni Josh yung profile, diba? Mm. Para sa akin kasi, kapag ka sobrang binibigay-bigay mo lahat sa misis mo, katulad nga niya, nagiging burden ka sa ibang tropa. Kasi parang naman yun, ka-eat out nyo yun eh, diba? Mm. Tapos ikaw sinusuko mo lahat. Mm. Kadalasan kasi sa mga ganyan lalaki, so napapansin ko, may tropa rin akong ganyan. Mm. Kadalasan napapansin ko, wala silang control sa mga vices nila sa buhay. Yung mga issue nila, ganun. Kaya... Yeah. Yung misis niya, pinahahawak niya. Mm. Kaya nga sabi ko sa'yo, magli-lead ngayon sa mahinang lalaki. Kasi hindi nila na-handle yung sarili nila. Exactly. Totoo, vices, tama. Bisyo, kung ano-ano pa. Kaya pinagkatiwala sa babae. So, wait, pare, hindi mo ikaw dapat talaga. If you're gonna let someone handle your finances, ibig sabihin talaga, wala kang capability, oh. Wala kang capability, oh. Paano pag solo ka na lang? Hindi ka sanay mag-awak ng finances mo. Dinalagas yan palagi. Diba? Yeah. Tsaka ano, mas maganda yun. Alam mo yung magiging mas masaya kapag mayroon kang may freedom ka eh na to spend. Although syempre, doon na papasok yung self-control, di ba? Na kahit nasa sa'yong pera, alam mo sa sarili mo na may control ka na hindi ka gagastos sa mga ganito. So, di ba? So, that's it eh. Marami talaga yan eh. Pagka yung sa red pill, isa rin yung pinopromote dyan is yung self-control, your emotions, your sexual urges. Tsaka yung overspending na ganyan. Overspending sa mga vices, bisyo. Oh. Kasi, di ba, yung mga, pagka, alam na, makikita mo yung pag mga impulsive buyer, mga ganyan, di ba, yan yung mga laging nabubroke eh. Kasi nauubos yung pera, makita, ay, bagong ano, magaling ko, di ba? So, di ba, so, mga ganyan, maganda yan, maganda yung gano'n na. So, para sa akin, kaya ako siya in-explain na gusto ko lang i-point out na immature na lalaki yung para sa akin. Hindi dahil pag inisip kasi kagad ng mga babae, kawawa mapapangasawa na ito, pinagdadamutan yung babae. No, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Kayang-kayang balansihin ng lalaki yun. Hindi ganun yun. Kung ano yung so, ang ibig sabihin ba nung girl is wala siyang work? Ganun? Walang work siguro yung babae? Oo, ganun. Kasi parang ang point ng babae, sa kanya daw binibigay lahat ng sahod eh. Tapos siya yung nagbabudget sa bahay. So it means, malaki chance, wala siyang work. Ganun yung nag-comment sa akin. Pero yung ina-apply kasi ko madalas na payo, isang dynamics ng relationship. Nasa bahay yung babae, tapos yung lalaki yung kumakain ng sobra. Ganun yung dynamics na pinapaliwanag ko. Kaya nagkakaroon ng differences. Yung iba kasi yung sumasagot dun sa comment is dalawa sila nag-work ng Mr. and Mrs. nila. Magkaiba naman yung payo ko dun. So, may isa pa akong nababasa na comment palagi. Sa'yo na lang muna. Ano yung pinakamadalas na nakikita mong tinatanong sa'yo ng mga tropa sa TikTok? Madalas talagang tinatanong sa akin, pare, is ano eh. Medyo nag-asawa na nga ako eh. No offense sa mga followers ko, hindi. I love you. Nasagot ko pa rin, pre. Pero ito yung lagi ko nakikita, no? Sabi, lagi ko nakikita doon is paano ko ba malalaman, Boss Diyos, kung gusto ako ng babae? Yan ang lagi ko nakikita, pare. Sabi ko... Parang may mga tanong din yun. Oo, na... Lagi ko nakikita. Sabi... Tapos, meron... Isa pang nakikita ko is... Sabi, Boss Diyos, sabi niya gusto niya ako, pero hindi naman siya nagre-reply sa akin. Yan. Yung mga ganun. Sabi mo, di ba? Doon na nga sa pare papasok yung ano eh.
yung topic natin is yung manipulation eh, di ba? Yan, diyan na papasok yan kasi manipulation, bakit? Bakit ka na manipulate doon, di ba? Kasi you believe her words eh. Na sabi niya, gusto ka rin niya. Pero paano ko malalaman? Ibig sabihin, sinabi niya lang sa'yo, pero hindi mo nararamdaman. Di ba? So, yun yung manipulation. She manipulates you with words. Di ba? Pero kung walang action yan, di ba? Lagi ko sinasabi, ang sagot ko sa kanya, sige, sinabi niya sa'yo na gusto niya. Niyaya mo na bang lumabas? Oo, boss. Pumayag. Hindi. Okay, sige, bakit? Busy daw siya. Tinulungan ka ba niya mag-set ng mag-reschedule yung date niya? Hindi, boss. Pangilang yaya mo na? 2 beses na, boss. Ayaw pa rin. Nagsiset ng date, nire-reschedule? Hindi, boss. Wala. Hindi ka gusto niyan. So, gusto niya lang siguro. Gusto niya yung binibigay mong kasimpan na attention. Di ba? So, yun lang pare. So, yun lagi ko nakikita. Paano Diyos gusto niya ako? Madali na lang yun pre, di ba? Pagka gusto anong babae, malalaman mo yun eh. Kasi girls nga are emotional creatures, no? Sa sobrang pag na-inlove ang babae, sa sobrang delusional nila, wala makakapigil sa kanila. Kahit best friend nila. Kahit best friend, family. Parents, pre! Parents, oh! Di ba? Kahit parents sila, pagbawalan nila, bawal ka mag-boyfriend. Habang bawal ka magka-boyfriend pag nag-aaral pa lang. Sa tingin mo, magpapapigil yun, pre? Hindi! Hindi yung papapigil yun. Parang pag ultimate crush niya yung... No, nako. Hindi mapipigilan yun. Yung mapipigilan yun. Masisikreto. Maraming girls na makaka-relate dyan na sumuway sa parents sila dahil dun sa right guy nga, di ba? So... Meron niya ako nun eh, high school eh. Hindi lang parents yun, pati religion. Di ba? Hindi ko nababanggitin ko ano religion. Pero hindi naman ganun sila kaano ha. Pag-religion mo, beliefs na yun ha. Kaya nga sabi ko, huwag niyong minamaliit yung babae na gusto ka. Kasi gagawin talaga niyan lahat. Talaga. No? Di ba may mga gumagawa nga, hintayin matulog yung parents. Tatakas, sasabit pa sa gate eh. Di ba? Tatalon pa sa gate, sumama lang sa'yo sa ano eh. Parang based on experience. Di ba pre? Di ba, pre? May mga ganun. Di ba? Hintayin matulog, sabihin, tulog lang sila. Huwag ka nang bumusina, huwag ka nang mag-accelerate, di ba? Tatalo ng gate yun para sa'yo, pre. Di ba? Sumama lang sa'yo. Patinding mo ba kayo, pre? Oo. Talo ng gate yun, boy. Pero legit yung na-explain namin na Josh. Kapag ka gustong-gusto ka ng babae, walang makakapigil sa kanila. Maraming kaya, ganyan. Kaya agree ako dun sa sinabi niya na nag-reschedule ba ng date yung babae? Kasi pagka nag-no yan, matik yan, busy ako no, magbaba to ng schedule. Kung gusto ka niyan? Ganito ako free, Sunday, ganitong date. Ganun yun. Kapag hindi nagbigay, dumalawa ka pa nga. Minsan yun, di na ako dumadalawa eh. Kapag hindi siya nagbigay, hindi siya nag-set ng panibagong date, o ikaw, nagbigay ka na, tapos hindi na naman niya tinanggap. Wala na yun, sayang oras lang. Wala talaga. Na ano ko yan, na-experience ko yan nung, yung chinachat ko nga. Nung, ang nag-cancel pa ng date pare ako. Kasi nakalimutan ko, nag-set ako ng date. Ako nagplano eh. Sabi ko, kasi ganun ako mag-set ng date eh. May place, may time para sasama na lang tong chicks na to. Kapakute na lang siya. Sabi ko sa kanya, kita tayo dito, 6 p.m, ganyan-ganyan. Hindi nakalimutan ko pare, may ano pala ako noon, may commitment na ako, hindi ko naisip. Kaya sabi ko sa kanya, sorry, tika, nag-panic na ako noon kasi tawag doon, kasi sabi ko may commitment nga ako. So parang, importante yung commitment na yun. Yung date namin is parang ano ko lang eh. Wala lang, gusto, parang chill lang kami, ganun. So hindi ko na siya inisip. Ang inisip ko yung commitment ko nung araw na yun. So kaya sabi ko sa kanya, kinancel ko, no? Sabi ko, sorry, ganyan-ganyan. Alam mo siya pa nag-reschedule. Di ba, why not, tayo, next, ganyan. So sabi ko, ay. See? Di ba? See? Di ba, ay. Sabi ko, ay, trip talaga ako nito. So, bigyan ko nga. So, yun na. Lumabas din kami. No? Pero, doon ko nakita na trip doon pa lang, trip na ako ng babae. Kasi, siya mismo, ikaw na nag-cancel, siya pa nag-reschedule. So, mababa ang trip na yun. Oh, so, ibig sabihin nun, mataas yung attraction level niya sa'yo pag mga ganun. So, yung mga ganung sign ang dapat tinitignan kung gusto ka talaga ng babae. Yes, sir. Kaya kayo boys, hindi, para sa akin, dun pa lang sa part na magtanong sila sa atin kung gusto ba ako neto. Parang, wala na. Parang na gusto. Yeah, kasi kapag gusto ka ng babae, hindi mo natatanongin. Hindi mo tatanongin yun. Hindi mo natatanongin talaga. Isasampal sa'yo ng babae, obviously talaga yung gusto kita. Yun,
magre-react sa mga stories mo, unang mag-chat sa'yo. Ganyan, magko-comment na yan, papapansin na yan sa mga comment section. Ibang babae naman, ang way nila, asarin ka. Kahit, diba? Ayan, yan, obvious way yan. Ganyan din. Kasi galaw natin yan eh, yung ano, mga asar ng babae. So, nire-reflect lang nila, ginagaya nila eh. So, mga ganyan, mga sign yan. Marami rin nagtatanong sa akin about the game. Gusto ko naman, tanong yung sa'yo, Josh. Ay, mga soya, ito ah. Inaabangan nyo, diba? Tinatanong nyo about the game. So, tanongin naman natin si Josh on point kung paano yung game na ginagawa mo kadalasan. Game. Oo, kasi pare, ano eh. No BS talaga. O simula nung natuto na ako, tinake ko yung red pill, yung mga ganyan. No BS eh. I don't, yung mga shit test ng mga babae na ganyan, hindi ko na tinitake yan. No? Kaya ang game na ginagawa ko talaga lagi is pag trip ko yung babae niya, kunyari may nakita ako sa social media na trip ko, di ba? Ang lagi kong mindset dyan is flirt. No? Una kong i-approach is yung stories niya talaga, pare. Kunyari mag-post siya ng stories, no? Okay. Re-reply ako dyan na parang ang pinapahiwatig ko is parang gusto kong pumunta dyan, kasama ka. No? Ganyan lagi. Pag kunyari, reply ako sa stories niya, sabi ko, ay kung ginagawa, uy, mukhang ano dyan, mukhang chill place dyan. Saan banda yan? Ganyan. No? So, hindi ako mahilig. Ako pare, I'm gonna be honest, hindi ako mahilig sa mga pick-up lines. No? Medyo na-increase. Ay, mga cheesing ba? Wala. Hindi ako gumagamit ng mga ganyan. Alam ng mga followers ko yan, hindi talaga ako gumagamit ng mga ganyan. So, on the point, to the point talaga ako. No? Pagka ganyan, sinasabi ko agad na, uy, I like that place, saan banda yan? So, pagka sumagot yung babae, di ba, doon na papasok yung pagpa-flirt na ako na parang, oh, nice ah. So, parang sabihin ko na maybe sometime daling kita dyan ulit. Or I know a place na mas maganda dyan. Lagi kong ganun. Lagi ko sinasabi yung, kumbaga, push and pull. No? Sabihin ko sa kanya, naku, may mas masarap akong place na alam dyan. So, parang inofed mo siya, di ba? Mm. Parang, company mo pa. Sabihin ko, may magandang place ako na mas masarap dyan. Daling ita next time. Ayan. Sogo. O yan, sogo. Mas masarap yung fried chicken nila doon. So, so clean pa, so good, no? No, so yung mga ganun. So, push and pull, pare. But, effective talaga yan. Kasi, in order for you to get the woman's attention talaga is have a fun conversation, no? Iwasan nyo yung mga interview type na question. Para diba? Example naman interview type. Yan, para yung ano, yung saan ka nakatira? Di ba? Saan ka nakatira? Anong work mo? Pare, mamaya serial killer ka pala. No, di ba? Huwag ganun. Always, ang approach natin pare is be fun, be flirty. Yun lang lagi nating mindset. Iwasan nyo yung mga ganyan, yung mga saan ka nakatira, taga saan ka, saan ka nag-aaral, nag-work. Bro, boring. Diba? Kasi ano eh, tinatanong na ng karamihan ng lalaki sa kanila yun, guys. Yung tama yung sinabi ni Josh. Wag nyo nang gagamitin yan. No? So, laging, nyari, stories, no? Yan ah. Diba? Naku, may alam mo kung mas masarap dyan. Gusto mo daling ita. Para mapatunayan ko sa'yo na mas masarap yun. Hindi, dahil na-intrigue na yung babae sa'yo na parang, walang yatong lalaking to. Parang, sige nga. O, di. Tapos mag-set ka na kagad ng date. Pag napakagat mo, di ba? Set agad ng date. Ito ang isa pang technique pare, no? Para mapakita mo sa babae na confident ka talaga sa mga yaya mo, no? On point ka talaga. Pagyayain mo yung date yung babae, pare. With time, place, tapos yung plano mo, no? Kaya ako pare, pag nagsiset ako ng date, no? Lagi ko sinasabi, dito tayo sa place na to, 7 PM, pick up kita, no? Then hatid kita pa uwi. That's it. Di ba? Dahil ang babae pare, magulo mag-isip yan. Madaming iisipin yan. Mga feelings pa niya. Dahil sa plano mo na yun na wala na siyang gagawin, pare, chill na yan. Magpapakyut na lang siya sa'yo, di ba? Saka feeling safe siya talaga. Oo, safe. Oo, safe talaga siya. Wala na siyang intindihin eh, di ba? So, as a lalaki, importante yung mga ganong klaseng galaw pare. Yung papakita mo na may class ka talaga, di ba? May class. Tapos, masculine pa yon boy. Di ba? May plano, may date. Wala ka nang iisipin as a babae. Chill ka na lang. Di ba? Tapos, on that day,
kailangan mo nang gawin siyempre yung mga flirting skills mo, di ba? Para may mangyari after, di ba? So, iyon yung lagi ko sinasabi, no? Wala. Ito, inulit ko na lang to sa mga followers ko dyan at sa mga hindi pa. Punta kayo sa YouTube ko. Marami akong videos doon. And, subscribe nyo, Josh On Point, ha, sa YouTube. Mm. Kaya pala on point. Ngayon ko lang nagigets na kung bakit Josh On Point. Kasi On point nga lahat yung mga banner. And may dagdag ko lang, may mga nakikita akong ibang Red Pill contents na parang tinuturing nila yung... Kasi ako agree din ako sa pagsundot hatid. Ako ginagawa kayo as protection. Eh. Mm. Kasi role ko yun. Yun yung benefit ng babae as a, ano eh, as a masculine man ka. Ang mindset kasi natin as masculine man is to protect. Protect and provide. Oh, protect and provide. Provisioning. Oh, so, kasama yun. As sa akin, walang mali yun. As long as nakukuha ko rin yung role niya. Yung role niya. Yan. Goods yun. Kasi may mga iba ako nakikita ng Red Pill contents. Na ang paghatid daw at yung mga bagay na ginagawa ng lalaking mga ganun is beta males daw. Lilinawin ko lang sa inyo mga soy. Hindi siya beta males. Magiging beta males lang siya kapag ginagawa mo yon tapos walang fair exchange. Yan, exactly. Mali kayo. Yan. Para sa akin, masarap gawin yun especially kung gusto ko rin yung babae. Yan. Linawin lang namin. Kunyari, yan, sa date. No? Nandiyan yung babae. Nandiyan yung babae. Pag yung babae is ang saya kasama, no? Di, nagtatanong ka, nagtatanong din siya sa'yo. No? Balikan, no? Ganda yung kwentuhan nyo. So, pag ang babae nagtatanong din sa'yo, no? Ibig sabihin, interested din siya sa'yo. Malaman, no? Oo, di ba? So, masayang usapan yun. Isa pa, ang sign, no? Pag nakita mo yung babae, puro cellphone. Diba? Nagsi-cellphone lang, ganyan-ganyan. Tatanong ka, kumausap ka, nagsi-cellphone lang, pare. BS. Bastos yun. Di ba? So, sa dalawang yun, ano yung worth it ihatid? Di ba? Pagka nakita nyo binabastos na kayo, 'di ba? At hinatid nyo pa, doon papasok yung beta male, 'di ba? Pero pag yung babae is showing you interest, no? Talagang malambing-lambing pa sa iyo nung naglalakad kayo, hinawakan pa yung yung arms mo, 'di ba? Tapos nag-offer pa siya nung magbabayad na, although automatic ako naman yung magbabayad, pero nag-effort siya na kunin yung wallet. Teka, magkano ba? Ay, nao. Keep it, pare, di ba? So, yung mga gano'n, may delikadesa yun. Pare, you want a second date with that girl. Anong gagawin mo? Siyempre, you want her to be protected. You want her to be provided. Hatid yun, pare. Tama. Hatid yun. And pares kami ng game ni Josh, eh. Kasi ang pinaka-point namin nung gabi na yun, naiintindihan ko siya sobra, mga soy. Ang pinaka-point nung gabi na yun is maging happy ka at nakikita mo siyang happy. Tapos may fair exchange na nangyari, later part, o kaya sa mga susunod na dates, magkakabemba, real talk na, magkakabakbakan. And I don't see nothing wrong with that. Hindi siya beta-males para sa akin. Masaya ka, masaya siya. Magbabakbakan kayo, masaya rin kayong dalawa na ginagawa niyo yun. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that talaga. Nagiging beta-male lang siya if you're providing without any return. Eh. So, 3 years ka simp, ligaw. Simp and beta-male. Ganun ang ginagawa. Just 3 years, alimbawa. Naku, 3 years. 3 years ligaw. Yun na, Brad. Dami-daming chicks dyan. meron ako kaibigan. 4 years. 4 years niya nagliligaw? Oh man. Eh, anong ginagawa ng babae habang nililigawan niya? Sige, share ka na. Total, ano na siya ngayon, tatawa. Just, yung moderator namin siya, tawa ng tawa. Kilalata ni Trump. Pero sige, share ka na. Kasi total, ano na siya ngayon eh. Isa walker siya na sa ngayon. Okay na siya eh. Kumbaga, alam niya na yung katotohanan. 4 years yung pare, niligawan niya. Tapos pagdating ng 4 years, sabi niya, sa birthday ko, sasagutin kita ha. Tapos pumunta siya sa birthday. Pag birthday nung babae, ang sinagot yung isang lalaki. Yung BFF yata, yung best friend yata. Sheesh! Wala lang. Sayang 4 years ng buhay mo. Sakit sa ulo, Brad. Kung sa gitara mo yun, ang lupit mo nung mag-gitara. Sumakit yung ulo ko na. Tangin. Yan man, 4 years man. 4 years ng ligaw, tapos sabi, sasagutin siya, tapos yung isa yung sinagot. Ang ganda pa ng bihis niya nung... Yan na, Brad. Ay, yan ang sinasabi ko sa inyo, pare. Yung pahintay-pahintay na yun, isa yan sa mga manipulation, isa yan sa mga manipulation na ginagawa ng babae. Agree. Ang babae na gustong-gusto ka, pare, walang rules yan na ibibigay sa'yo, walang rules yan na kahit anong ibibigay sa'yo, pare. Yung pahintay na yan, it's a kind of rules na binibigay nila sa mga lalaking, sabi nga, is wrong guy, no? Pag right guy ka, they will break the rules for you. Walang pahintay-pahintay, pare.
Di ba? Yung sabi mo nga, tumatalon yung sabah ako, di ba? Oo, di ba? Tulog lang yung... Kaya pagka, once na pinahintay kayo ng babae, tapos may mga ganyan-ganyang set na, ay, sa birthday ko, sagutin kita ganyan-ganyan. Ako, ano yan? BS na yan, boy. Tama. Saka, napapansin ko sa ganung senaryo, you are playing their rules. Mm. And, para sa akin, ano yun eh, maling-maling position yun, tol. Ah, maling position talaga yung mga ganyan. Doon ka na sa rules nila, sa terms and conditions ka na nila naglalaro. Di ba? Kasi, yari ka doon. Oo. As a masculine man, dapat alam mo sa sarili mo na dahil ikaw magdadala ng relationship, ikaw yung taga-protect, at saka may alam mong ano ka, alam mo yung value mo, yung may self, may respeto ka sa sarili mo, hindi ka pa ganun eh. Totoo. Di ba? Hindi ka pa pa ganun. Doon na papasok yung dapat may abundance mindset ka. Kaya lang ito sinasabi sa mga yan, abundance mindset. Si Josh, nasabi niya rin yan. Na dapat may abundance mindset ka. Nang sa ngayon, hindi ka kawawa. Hindi ka, kumbaga, kayang bastusin ang babae. Kasi alam mo, no, you know how to, how and when to walk away. Tama. Di ba? Pag ganyan pinapahintay ka, nako, sabihin mo, ay, ganun ba? Ay, hindi kasi ako game sa mga pahintay-hintay. Sige, let me know na lang kung ready ka na or ganun. Tapos, go ahead, hanap ka na ng iba. Kasi yung pahintay-pahintay na ganyan, bro. Hindi, nakakatawa nga doon kasi ikaw, willing ka niya paghintayin. Tapos oh. Yung crush niya. Oo, oh, di ba? Baka one day, two day. Yun nga eh. Masagutin niya na yun. Di ba? Oh, ganun talaga realidad, bro. So, yun nga, sabi nga nung ano dyan, they make rules for the wrong guy, no? They break the rules for the right guy. Tama. So, pag may rules, wala talaga yan, boy. Yung mga ganyan, yung hintayin mo ako sa high school, hintayin mo ako pag-graduate ko, wala na yan, boy. Kung ako sa'yo, maglakad-lakad ka na, maghanap ka na ng iba kasi wala talaga yan. Pero pag yung crush nila yung lumapit doon, hindi no. Pa sila gumagraduate. Oo. No. Diretso pa, ano yan, kwarto yan, di ba? Mga ganyan, boy. Yan, so dun kayo nagkakaroon ng misinterpret. Especially yung mga nilamon na ng red pill at nagkakaroon ng red pill rage. Marami akong nakikita mga psycho na nagkakaroon sila ng massive hate towards women. Ako, exactly. Nilinawin ko lang yung sa akin. Hindi siya shaming talaga. Nilalabel lang to ng babae na as a shaming. Pag pinopoint out ko na ang gusto ng lalaki kasi talaga pure, babaeng pure. O mababa lang yung body count. Hindi yung umabot ng 20, 15. Hindi nila prefer yun. Yeah, correct. Less desire. Pero hindi namin dinidisrespect yung babae. Actually nga, kahit makasalubong namin yung babae may body count ng 2030, we don't care. Wala naman. Wala naman. Oh, wala naman. Ano, sasabihin namin, oy, ano ka? Promiscuous ka? Ano? Hindi kami, man. Maluwag. Di ganun. Wala kaming ganun. We don't care. Sa totoo lang, ang kapwa niyo babae ang unang-unang nag-shame. Nang shame noon kapag nag-away kayo. Anong dinabanat ng babae? Sexual past experience sa kapwa babae. Pakarat yan eh. Ano yan? Oh, totoo yan. Real talk yan, boy. Kasi pagka na-experience ko yan na ganyan, no? Na may friend niya, friend nung titrip ko, yung kausap ko, no? Sasabihin ko, uy, anong pangalan nung trip ko yun, ha? Oh, alam sexual mo, past experience ka? Alam mo, sinabi niya sa akin, sabi niya, marami nang umano dyan eh. Oh. Marami nang naging, hindi galing sa lalaki yun, boy. Ang sasabihin ng lalaki, sige lang. Pero ano, ingat ka lang. Ganun lang lahat eh. Ito, may tropa ako ngayon na nireto ko dun sa ano. Sabi ko, ano na yan, ingat ka lang. Pero sige, go lang. Pero ano lang, ingat-ingat lang. Ganun lang lagi paglalaki. No, wala kami. Pero yung ingat na yun, alam mo na yun. Diba? So, pero yung totally shaming. Talaga. Shaming, wala. Sa babae talaga, nagmumula sa kapwa, babae niya. Kaya, hindi sa amin galing yan. Sa inyo lang din. Ayusin mo yun sa inyo. Kasi nami-misinterpret ng mga ibang lalaki na. Ay, tsaka bro, gusto ko lang din i-touch yung sinabi mo na ano, na may ibang kalalakihan na red pill, rage. No? Oh, red pill rage na hinihate na yung to the point na hinihate na yung kababaihan. Marami. Nakikita ko 'yan, no. Sa mga ganun na nagiging radical na, red pill radical. Parang ano na kasi wala na silang pinagkaiba sa isang radical feminist eh. Di ba? So, yun nga yung pinaglalaban natin, pare. Na parang, na magkaroon ng harmony between men and women na magkaroon tayo ng, yun nga yung sabi mo na relationship. Dynamics. Maayos. So, pag naging ganun kayo, pare, wala kayong pinagkaiba dun sa kalaban ninyo eh. Di ba? Oh. Wala kayong pinagkaiba. So, parang ano lang yun. Nag-ex lang. Nag-ano lang kayo dun. Nag-ano tawag dun?
Basta nagkakrosan lang kayo doon, pero di ba? Nagkakalat kayo ng hate pati. Oh, hate. Ni sarili mo lang din madadamage. Oh, di ba? Yun. So yun yung iniiwasan natin dito, kaya kahit pa paano, ano, inaano natin yung relationship talaga, dynamics relationship, kasi importante talaga yan, no? Hindi natin dinidin na yan as may ibang red pill kasi na ganun eh. Yes, man. Sabi talaga na parang, ay no, may girlfriend ka, no, beta male ka, ganun ganun. Basta walang chick yun. Oo. Di ba? Walang chick yun. Ano yun, isa rin, yun yung kabaliktaran ng feminist na radical eh, na parang galit na galit sa lalaki, pero ang totoo, nalaman niya lang yung knowledge about sa lalaki. True Twitter, pero wala naman talaga siyang experience to, walang basayan. Walang basayan. Nakita niya lang sa Twitter, eh, ganito yung mga lalaki. Ay, ito rin yung mindset ko. Diba? Parang ganda rin kayo, bro. So, wala tayong, diba? Wala lang yata nagkakagusto sa inyo. Ganyan, ganyan. Diba? Kasi pare, kung meron ka abundance mindset, and nagugustuhan ka naman ng mga babae siya, marirealize mo na hindi ka dapat mag-hate ng mga babae. Hindi, puy. Hindi dapat. Hindi. Nami-misinterpret lang nila. Importante ang mga babae, Brad. Diba? Sa society, lalo na sa ating mga lalaki. Diba? Sabi nga ni Andrew Tate na sobrang nakarelate talaga ako at natuwa ako sa sinabi niya. Bago lang to eh. Ang sabi niya, pagka nagkasakit daw siya, no? Kasakit daw siya, hindi tropang mga lalaki ang tatawagin niya. Diba? Yung mga chicks niya, yung chicks niya ang tatawagin niya. Kasi ang mga babae, magaling dyan eh. Nurture. Mag-nurture. Tama. Diba? Pag may sakit ka, diba? Pag, nyari, trip ka ng babae, tapos niyaya mo, sabi, may sakit ako, yung ganyan. Magaling sila. Aalagaan ka nun, boy. Diba? And, nakarelate ako dyan, kasi ganyan din naman yung nangyari sa akin. Nung may sakit ako, talagang inalagaan ako, pinaglutuan ako, diba? So, kahit mahawa siya, walang pakailam eh. Diba? Basta ang importante, kahit ang init-init ko na, nakayaka pa sa akin. Yung mga ganun. May tropa mo, bro. Halimbawa. Pag tropa mo, walang pakailam sa'yo yan. Diba? Ayakapin ka ba nun? Ayakapin ka ba nun? Luto ka ba ng magi nun? Gago, baka iyayain ka pa uminom nun, lalo ka pa nagkasakit, di ba? So, MP lang yan, mawala yan. Oo, oh, di ba? Ganyan yan. Oh. Iba yung, ano, yung alaga ng chicks eh. Iba yung alaga ng mga chicks pare. So, you're missing out, no? Kung ganyan yung mindset ninyo. You're missing out sa, ano. Ang isang point of view ko naman dun, bakit nagkakaroon ng red pill rage? Based on my studies, sa mga nakita ko rin. Ano yan eh, parang yan yung aura nila galing blue pill. Mm-hmm. Parang napuno sila ng blue pill ng ilang taon, isang dekada. Tapos nalaman nila yung katotohanan. Kaya parang, parang ang tagal ko palang naloko, ang tagal ko palang naloko. Kaya ganit yun sa women. Pansin ko yan sa mga pwede. Nagra-red pill rage, sila yung sobrang naging betang utu-utu ng sobra, 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 sobra. Tapos plus dagdag mo pa na konti na nagagusto sa kanya. O wala. I'm sure, ano, wala. Ay, kasi may galit sa babae na yan na parang gusto niyo lang lagi pogi, gusto niyo lang lagi ganoon. Adres ko na babasa. Yan, ganyan. So hindi nila alam na although totoo naman na girls look at initially is your appearance, no? Pero ang magmamatter pa rin talaga is yung attitude mo, yung mindset mo, yung how you handle yourself eh, di ba? Kasi oh, di ba? So, maraming factor pag sa babae. Una lang yan, yung mukha, no? Ito ah, doon lang pag-usapan na namin ni Josh yung mukha. Maraming mga soy ko nag-comment dyan na mga babae, gwapo lang naman gusto niya. Lilinawin namin sa inyo ah. Yung itsura na yan, pati gwapo na yan, yung pang boy next door na itsura. Pang high school at college lang yan. Oo, totoo. Once na lumabas na yung babae dyan sa ganyang field, ha? Masculine at yung kaya mag-provide ng hinahanap. Hinahanap talaga. Kustahan tayo. Totoo talaga. Pang high school lang yung mga pogi-pogi na yan. Totoo yan. And makikita niyo yan, pare, sa ano eh. Hindi ito pagbabash, no? Respect the hassle of BTS. Nakikita yung BTS in Korean. Kung makikita niyo yung followers yan or yung mga fans ng BTS, yung mga boy next door, pogi, ganyan. Makikita niyo is puro bata, no? Mga nasa 20 below, di ba? Although may mga ilan-ilan na mas matanda, no? Pero majority dyan is 20 below. Diba? Tapos kung tatanungin mo yung mga babae na mature na, tapos mga hot na talaga, yung sexy na, pagka tinanong mo ano yung hot sa kanila, titignan nila sino ba. Madalas silang pinipili yung mga sobrang masculine na lalaki, like
sino ba to? Ryan Reynolds, Chris Hemsworth. Si Thor, yeah. Si Thor, yung mga masculine na. So, kahit hindi nga macho eh, pero may yung big dick energy. Yung parang may parang sigma sigma tawag dito api tawag dito. Basta yung how he portrays himself sa mga ano. Hindi talaga sobrang mature. Hindi so, talaga. So, may faces yan. Mm. So, pagka nakikita nyo na ganyan, na gusto pa rin niya is yung mga boy next door type, alam mo na. No? Medyo nandun pa siya sa yung girlies na sa immature face pa yan. No? So, mga ganyan. Bakit mas prefer o desire ng karamihan ng mga lalaki ang mas batang babae? Do you agree or disagree? Majority of men? Medyo ano ako dyan. Medyo split ako dyan, pare. No? Pero siguro depende sa edad. No? Kung ako ngayon, no? Kung ako ngayon, ilang taon na ba ako? 32? 32 na ako. Siguro ang range lang na pipiliin kong babae is siguro nasa 25 above, mga ganyan. Or 20 above, pwede na siguro, no? Why? Kasi, ako kasi yung klase ng lalaki na I want peace, eh. Yan ang gusto ko talaga. I don't want problems. Although, I can solve the problem, no? Pero I prefer to be chill in life. Nandun ako sa part ng buhay ko na gusto ko na chill lang ako, no? Kung gusto mong lumabas, labas tayo, di ba? I don't want no drama no more na kasi, di ba? Tapos na ako dun, eh. Di ba? Peace of mind. No, peace of mind. Yun yung gusto ko talaga, no? And, pagka nandun ka kasi sa bata na, ano, na babae, which is dinadrive pa siya masyado ng emotions niya, pare. Sometimes, nakakairita na, eh. Immature eh.